Ayan na guys, tapos na ang pagtatanim ng ating palay. Kunting-kunti na lang. So, standby muna. Intro muna tayo. Magandang umaga mga kakuya dyan. So ang gagawin natin ngayon ay mag-spray tayo ng pesticide sa ano, sa ating binhe or seedlings ng ating palay. So kasama ko ang aking kameraman, ang aking anak. Ayan, so tara guys. Yan guys, ito na yung ating hybrid na jackpot variety nung binlog ko dati. Ito na sila. So yan guys, ganito yung pag maintain or pag-aalaga ng mga punla. Yan itong ginagamit ko na tangke. Ang kinakarga ko ay naglalaman siya ng 16 liters na tubig, may halong chemicals. Ang kailangan nating sprayhan to para kumbaga sa tao pa yung bakuna ba? Oo, para matibay sila. Hindi sila madaling matabla ng mga sakit gaya ng mga pesticide. Ay ano, pesticide yung mga peste. Oo. Ayan, mag 20 ano, 14 days to simula nung pagsaboy ko nito ay 14 days na to sila. Eh kailangan bago mag 21 days eh kailangan mabunot na to para malipat sa ano, taniman. So ayan, gamit natin ang ginagamit kong medisina nito ay ano, BLB. Yung BLB guys, yun yung pangpatay ng mga ano, mga uod na nandun sa ilalim, dun sa ugat niya mismo ha. Oh, kailangan talagang gamitan natin ng ganito pag kay hybrid kasi to eh. Masilan tong variety na to. So ayan. Mahirap pag hindi mo sila ginamita ng mga medisina. Marami kasing mga insekto, mga fungi na kumakapit sa kanila. Kaya kailangan natin silang alagaan para pag tanim nila, paglipat na nila doon sa taniman ay malusog sila. Ayan po. Ito yung mga ginagawa namin dito pag hybrid yung aming seedlings na gagamitin. Kasi
kasi pag hindi mo ito inisprehan ng ganito, malamang pag tubo nila ang daming ano, patay-patay. May mga uod sa ilalim ng sa gitna ng stem nila. Yan yung tinatawag na stem borer. Basta ang daming tawag dito sa Bisaya eh. Tawag dito sa Tagalog niyang mga peste na umaatake. Shout out nga pala kay Jinsky Vlog. Ayan Ma'am Jinsky Vlog, hello. At sa lahat ng mga kagawa dyan, shout out sa inyong lahat. So ayan guys, tapos na tayong mag-spray. 7 days later. Guys, update tayo sa ating binablog dati yung paano ako magpasibol ng binhi ng hybrid. So ngayon binubunot na nila, tapos bukas itatanim na ito lahat. Yung iba kasi nagtatanim na. Tingnan natin. Tara. So nandito na tayo sa ano, kurlaan. So ito na yung hindi ko nakunan kanina nung binubunot nila. Ayan oh. Ayan. Ito, ang lulusog nila guys oh. Ayan. So naka-prepare na yung ating ano. Yung iba nagtatanim na yung iba bukas na naman yung ibang tauhan. Kasi yung ibang tao, mga tao nandun sa kabila, nagtatanim din. So kulang ang tao ko. Yan, tumulong na yung aking mga ano. So papakita ko sa inyo. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang kaibahan ng hybrid at saka hindi hybrid. Dalawang klase kasi yung ano, yung palay na pwede nating itanim. May hybrid tsaka may inbred, yung native lang. So ang kaibahan ng pagtanim ng hybrid, isang piraso lang talaga ng ano ang itatanim mo. Which is yung mga inbred, yung mga native lang na palay, maramihan, kumbaga nasa 4 or 5 ang itatanim mo. Pag dito kasi sa hybrid, isa-isang piraso lang, bali daming marami ang umuusbong, maraming kumbaga sa Bisaya pa sipak. Ayan, papakita ko sa inyo ha. So ayan guys oh, isang piraso lang yan oh. So ayan guys, malapit nang matapos. Ayan, ito na lang oh. Ito na lang yung hindi pa natamnan. Ayan. Ayan guys, hanggang dito na lang. Update ko na lang kayo for my next video sa pagtubo nito. Thank you for watching.